po. Magandang umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa lahat ng national government agencies na kasama po natin, sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa pamumuno ng ating host office ngayong umaga ng OSCA, sa pamumuno ni Mr. Apuyan. Hindi ba si Mr. Apuyan? Ang sa mapakiramdam, okay. Pero okay naman tayo, ano? On track tayo para sa distribution ng cash bonus para sa mga seniors natin, iba pang mga benepisyo para sa ating mga seniors. On track tayo sa lahat. Okay, maraming salamat po. Ngayon po, siguro nakita niyo naman yung State of the City address, ano, maaaring napanood ng iba, medyo mahaba. So yung iba, baka yung highlights na lang yung nakita, o baka yung ending na lang yung nakita ng karamihan sa inyo. At sa totoo, hindi ko po natapos yung mensahe ko. Kaya iniisip ko, sa darating nung Thursday, iniisip pa ko, sa darating na Lunes, tapusin ko kaya yung mensahe ko. Kaso parang anti-climactic ng konti. Tapos baka hindi nyo naman alam yung umpisa hanggang gitna, yung mga department heads lang siguro, yung iba hindi naman siguro napakinggan ng buo. Kaya ganito na lang po, next State of the City address, tatapusin ko po. So, antayin nyo po sa October 2024, tatapusin ko po yung mensahe ko. No? So, abangan po natin yun. Pero siguro ang isang babanggitin ko na lang na gusto ko talaga sabihin, pero nakalimutan ko yata, Dr. P, andito yung mga ibang health na City Health Department, kasi may handwashing nga po tayo ngayon. Dr. Marian, maraming salamat po. At pasensya na, hindi natin magawa yung world record na hinahabol mo, kasi may panukala si Doc Marian. Gusto niya world record na handwashing, kaso siguro next year na lang. Next year. So ang target daw ni Doc Marian, 100,000 pasigil nyo, sabay-sabay mag-handwashing, gama ba, Doc? Pero Doc P, hindi ko po nabanggit ang isang gustong gawin dito rin, si na Doc Paul, Doc Moretti, andito po, pwede pakikuha kasi nililipat po. Universal healthcare, lagi po natin na pag-uusapan. Nakapag-report naman ako dun sa major accomplishments and direction natin moving forward. Pero alam natin, napakahirap ng pagpapatupad ng universal healthcare. Gaya nga nang sabi ko nung Webes, talagang pag tiningnan mo yung checklist, no, tiningnan mo lahat ng indicators, lahat ng kailangan gawin, nakakalula. Pero ang totoo po niyan, universal healthcare, meron po silang tinatawag na advanced integration, pilot site na lang para mas ano ng lahat. May mga pilot site po ang DOH para sa universal healthcare. Sa Metro Manila, dalawang LGU po yun. Hindi po tayo kasama doon. Ano, hindi po tayo kasama doon kasi dalawa nga lang po sa 17 ang kasama sa pilot ng UHC sa Metro Manila. Tapos may mga iba sa ibang probinsya. Pero ang nakakatuwa po, hindi man perfecto ang sistema natin. At syempre, pag ikaw yung anak mo yung dadalhin mo sa ER, punong-puno yung ER, syempre nakaka-frustrate po talaga. Pero problema yan sa buong Pilipinas. Ano? Ang importante, tinataasan natin yung kapasidad natin. At maraming, sino ba kausap ko nung nasikon si Kiko? Yata, may kaibigan kaming pasyente, talagang wala. Punta sa RMC, sa PCGs, punong-puno yung ER. Wala tayong magawa, dinala siya sa ibang ospital. Nung punta siya sa ospital na, hindi ko nababanggitin yung pangalan, sa labas ng Pasig, puno rin pala yung ER pagdating niya doon. At importante, pinalalakas natin yung service delivery network natin, tinataasan natin yung kapasidad, gumawa yung project natin sa PCCH next year, expand tayo ng mga servisyo, tuloy-tuloy lang po yan. Isa importante din yung pagpapataas ng kalidad ng preventive or primary healthcare para hindi ka na makarating dun sa dulo. Pero ang nakakatuwa po at siguro magandang malaman po ng bawat isa, pagamat hindi po tayo kasama dun sa dalawang pilot implementation site o advanced integration site ng UHC, nung kausap ko po yung mga staff din doon sa dalawang pilot site na dapat, kumbaga, dapat malayo pa tayo doon kasi hindi naman tayo napili. Ang sabi po nila, nagugulat daw sila kasi nakakasabay po yung Pasig sa pilot implementation site or advanced integration sites ng universal healthcare. Kaya sa ating mga kawani sa larangan ng healthcare, larangan ng medicine, healthcare services natin, kasama siyempre ang Committee on Health ng ating sanggunian, lalo na hindi ko po sasabihin na birthday ni Consi Eric ngayon kasi
baka ma-pressure siyang magpapansin sa lahat. Hindi ko sasabihin, Coach Eric, na birthday mo ngayon. Pero sa ating mga healthcare service providers, sa ating healthcare staffs, nasabihin ko lang po sa inyo, malayo pa tayo sa perpekto. Araw-araw, marami tayong problema. Lalo na pagdating sa treatment site, lalo na pagdating sa ER natin, napakahirap talaga. Pero nasa tamang direksyon tayo, kaya keep up the good work po sa ating dalawang ospital, sa ating City Health Department. Sa ibang mga opisina, marami rin po tayong pwedeng sabihin, pero dahil meron pa tayong programa, yun na nga po. Abangan nyo na lang po sa October 2024 yung pagwawakas ng mensahe ko. Maraming salamat po sa ating lahat. Happy Handwashing Day po. Adjourn na po tayo.